Sports on Air. Coach, tama ba yung 2 seasons ago, nakadalawang sunod kayo? 2 years ago, ano? That was 2017. With Charles Rodas, our import sa second conference. So, you were that close that season na siya bigay ng Inebra ng third conference. Kung sakali, meron ba kayong lesson na gustong balikan na itama kung bakit hindi nyo nakuha at that time para this time masungkit nyo na yung Grand Slam? Alam mo, napakaraming lesson ay binibigay sa amin every time na matatalo kami sa the following conference after winning the All-Filipino Cup. Dahil every All-Filipino Cup, ang sinasabi sa amin ay Grand Slam na. Pero sa nasabi ko, 1 game at a time since na nasa second conference pa tayo. But I think we have to change our mindset going to the next conference because of the schedule of the season. So after winning at the first conference, so after a week, mag-uumpisa na ito eh. But siyempre, bibigyan mo ng time yung mga player to celebrate at the championship, especially after the All-Filipino. And sometimes na sosobran eh, yung mga players. And then, pagdating ng game, nasa championship mood, celebration pa sila. And bago ka makalaro yung kalaban mo, at least 3 or 4 games na. So nakuha na nila yung rhythm. And that's always happened to us. That's why we have always a slow start. And we're lucky at this conference that just in time, so we're able to get it to our rhythm, especially going to the finals against Tokyo Tech. That's why talagang underdog kami. But I'm confident at the time na we can compete with Tokyo Tech dahil alam namin na yung performance ng team ay hindi pa nagpipig. Kaya nga, after that 2 games, so we're able to assess what's really happening and nabuhay na namin ang tunay na laro na San Miguel Union. So, bakit lumalabas, Coach, sinasabi mo na in between conferences, masyado maiksi yung time. Kaya yung third, medyo nasilap kayo. That was we experienced since 5 years ago. And maybe because of the schedule of the Gilas, because we're always prioritizing our national team, which is the right thing to do. And then there's a lot of sacrifices. And in fact, this year, this season, I think more than 1 year yung season natin. And last year, nangyari din yun. And it's hard for the players to push them to practice really hard because you wear and tear. And if you notice, there's a lot of injured players, especially those teams na maraming players na naglalaro sa Gilas. And talagang magsaset din yung yung patig. Not only physically, mentally patig itong mga player. But, ngayon, Coach, September 20 next opening, so more than a month, very ideal sa inyo. Ibig sabihin niya, yari na. No, 1 month eh. Katulad na sinabi ko, it always depends what kind of import you will be having. Dahil malaki ang impact ng ng import sa any team. Dahil makikita mo itong nakaraan ay mga nasa babang team umakyat eh. Imagine kami after the championship nasa number 7 kami after ng elimination. Dahil on the scale of 10 kailangan na ang impact ng import eh, at least nasa 7. Pwede ka nga 7, 8, o 10, that's perfect. 5-4, ang iniiwasan lang namin yung impact niya malagay sa 2 dahil magiging impacto yun. Coach, marami ka ng championship, so medyo nakakasuya na. Grand Slam, wala pa. Gaano ka-importante sa'yo personally sa career mo as a coach yung makuha mo yung Grand Slam? Alam nyo, pagka lalo mong hinahangad, mahirap dumating yan eh. So, what we're thinking about is to work really hard dahil kung para sa'yo, darating yan sa'yo. Sabi nga nila,
lahat ng hihilingin mo hindi babagsak sa iyo. You have to ano, have to work for it. And right now, so the mindset of the team is really how to work hard. In fact, last Tuesday during our victory party with the San Miguel Corporation, I was told by our boss Ramon S.M. na coach, wala man munang masyadong bakasyon na kailangan practice na kayo dahil that's what happened last conference. We only have 1 week to practice before our first game. And the other team is practicing more than a month. So wala talaga ilalaro. That's why struggling kami nitong last conference. But right now, we have a real opportunity to get that common goal of everybody din sa San Miguel. I think tama sinabi mo, more than a month ito. And then, but we only have, I think, 2 weeks vacation. And we will be back to practice on September 2 or maybe 4. Pero kung sa'yo, personally, kung makuha mo yung Grand Slam, gaano ka i-favor para sa'yo na epekto nito? Like, pwede ka na ba mag-team manager pagkatapos? O mag-governor ng Quezon? O mayor ng Sariaya? You know what happened to the team, ano? Almost every championship na namin have a different character. Nandiyan yung 0-0, and then ito, the lowest seed, the champion, and then 5-tweet, 3-tweet, madami eh. And then siguro, kulang na nga lang itong Grand Slam. But I think ang iniisip ng buong team, this could be our legacy kung mananalo kami ng Grand Slam. And then tama sinasabi ko na baka mag-iisip na ako ng maging kandidato. There's a lot of time na nag-invite sa akin to be one of the politicians sa province namin. Sabi ko, no, I'm still enjoying coaching. And what can I help to my province mate, especially Dan Sirova from Gumak. I could inspire them, and I'm willing to help those politicians who's nakaupo to give some inspiration to those may mga kababayan. Thank you for watching. Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest videos.